Welcome back to my channel, darling Nadz. At ito na po yung darling nyo, naka-heavy makeup, naka-dark makeup, dahil nga Halloween ngayon. So, dahil Halloween, ito na siya. Ito na yung locks ko. O, diba? Pero, gagawin natin episode ngayon is mag-question and answer tayo. Dahil meron po tayong question and answer para sa ating mga kaibigan na bibigay ng question. So, I hope na kaya kong sasagutin to sa isa, no? So, i-shout out ko muna sila kay shout out kay Jinky, kay Cecil Pamatian, kay Friendship Kong Rol Danilo Balagbis, kay Ate Alin Gasan, at syempre kay Mama Lelia Cantela. Oh, shout out Mama Lelia. And then kay Eva. Eva na taga Lona. Oh, mega love shout out sa inyong lahat. So, ito na po yung question. Umpisa na po natin yung question ni Rol Danilo Balagbis. Ayan po siya, si Rol Danilo Balagbis na teacher po, friendship po. So, ito yung mga tanong niya sa akin. Ayan. Paano nalampasan ni Darling Nads ang mga hamon at pagsubok ng buhay? So, dahil nga sa mga nangyayari noon sa Pasko about sa nagsimula sa papa ko, nagsumulad naman yung mama ko, akala ko talaga hindi ko malampasan yun. Kasi sobrang hirap mawala ng parents. So, gusto ko na lang sa laki ng problema ko, parang gusto ko nang tapusin yun, parang gusto ko nang tumalon sa building. Pero, pinagdasal ko pa rin, nabigyan ako ng solution. Kasi akala ko talaga na hindi ko mabigyan ng solusyon yun. So, pinagkatiwala ko na lang sa Panginoon na sana kayanin ko. At yun nga, nag-focus ako sa trabaho. At yung isip ko, hindi na siya napasukan ng masasamang gawain. Nakatulad ng tumalon ako sa building, diba? Kasi yun nga ang plano ko. Pero nalampasan ko yun dahil nga nagtiwala ako sa Panginoon. Lahat ng ano pinagdasal ko talaga na bigyan ako ng strong, bigyan ako ng maayos na pag-iisip na para malampasan ko ang hamon ng buhay na yun. Dahil sobra ko talaga at dun ko talaga para akong binagsakan ng langit. At ito pa yung pangalawang tanong niya na, question niya ha, sorry. Ito yung pangalawang question niya, paano ba paramdam ng pagmamahal si Darling Nads sa isang kapamilya o kapuso? Ako kasi, katulad ngayon, may trabaho naman ako, tapos may konti naman akong kinikita. So, simula nung pandemya, tumutulong ako kahit sa kunting bagay, sa madaling paraan, tumutulong ako sa mga tao na kapitbahay ko, na yung alam ko naman na matanda na, tsaka mahirap sa buhay. Kahit papano tumutulong ako. Kasi kung tutuusin, yun talaga ang hangarin ko. Kung ako lang talaga mayaman, kung ako lang talaga maraming pera, Diyos ko Lord, Diyos ko Day, tutulong talaga ako. Tsaka kung hindi ko man kaya na magbigay ng mga bagay na ikasaya nila or mga bagay na ikatutulong nila, tutulong ako sa paraan na kaya ko, katulad ng pag-alalay, ganun tutulong ako, ganun si Darling Nance. At sana nga i-bless tayo ni Lord na makatulong pa tayo sa iba. So, yun na nga, nasagot ko na ang tanong ni Rol Danilo Balagbis. Hello, Rol Danilo Balagbis.
isang teacher, head teacher pa din. Friendship ko siya since bulilit pa kami. At ito na yung pangalawa, si Cecil Pamatian. Big love shout out, Cecil Pamatian. Close friend ko at katrabaho ko. Magkatrabaho kami ng 5 years, 6 years. So, ngayon siya, may baby na siya ako na pa. So, anything new. So, ngayon, ang tanong niya sa akin ay, retukada ka ba? Ang ganda mo kasi. Girl, monkey business to. Girl, hindi po. Ito naman si Yen. Yen, bakla lang talaga yung lola nyo. Baklang-bakla. Hindi po. Di isa, ni katiting, wala po. Walang-wala. So, ayan. Trying hard lang masyado sa darling Nads. Oh, yun, Yen, ha? Nasagot ko na yung tanong mo sa akin. So, pangatlong tanong from Jinky. Si Jinky po ay nakilala ko sa mundo ng YT. Ayan po siya. At yung baby niya makanda. Napaka-cute. So, ang tanong niya sa akin ay, you are now a certified content creator YouTuber. So, if you have the option to be on a reality TV show, which ones will you choose or join? Ang para sa akin, siguro nabilong ako sa komedyante. Kahit gawin akong horror doon o katatawanan, okay lang sa akin. Kahit ano naman, tinatanggap ko. Sana, di ba? So, darating tayo sa point na yan, dahan-dahan lang, hindi naman bigla, pero yun po, kahit ano kong show, tatanggapin ko, kahit tagalinis lang ako doon. So, ang hobbies ko talaga is makeup. So, siguro, nabilong tayo doon, kahit PE na lang eh, no? Kahit anong show po, tatanggapin ko. At yun, nasagot ko na. So, isusunod natin si Aline Gasan. Si Aline Gasan po, is katrabaho ko po siya, 6 years. O, 5 years and a half. Kami magkatrabaho, co-spend ko siya. So, ate po ang tawag sa kanya kasi mas ahid siya sa akin. So, ito po si Aline Gasan. Aline Gasan, Miguel Sherat sa'yo. So, ang tanong niya sa akin ay, hi, darling Nads. Sana kikita ko sa always blowing ka at walang problema sa buhay. Ate Len, meron pa akong problema. Diyos niyo, marimar. Tonight nga, isang oras lang tulog ko. Napupuyat ako kaka-tiktok, kaka-edit. So, napupuyat ako, Ate Len. Ate Len, meron pa talaga problema sa buhay. Stress trabaho, depressed. Ganun, halo na, Ate Len. So, alam ko, nag-iisa ka na lang dahil na sabi mo wala na yung mama mo, nasaan ako nung nalaman ko yun. Ang tanong ko, may boyfriend ka na ba? Ate Len, yes, may boyfriend pa ako. Nagbalikan kami ng ex-boyfriend ko nung magka-boyfriend kami ng 20 to 21 years old. So, bago lang, so last year, nagkabalikan kami ng boyfriend ko. Ng ex-boyfriend ko at boyfriend ko na siya ngayon. Ganun. Then, ang sabi dito na siyang dahilan ang pagiging blooming mo, siguro, ganun na rin, oh. Tsaka, syempre, kahit paano mag-alaga naman tayo ng sarili natin, kahit lunglog tayo sa trabaho, alagaan naman natin sarili natin. So, at magpapasaya sa'yo. Yes, syempre, siya yung napapasaya naman sa araw ko, lalo na pag tumawag siya or makausap ko siya, ganun. Pero, minsan nag-aaway kami. Kasi, minsan kasi KSP siya. Ako rin, KSP rin ako. So, minsan hindi magka-match yung time namin. Maging KSP siya din ako, maging relax lang. So, minsan mag-aaway kami. Minsan na naman, darating yung point na ako na naman yung KSP, tapos siya naman yung seryoso. Ha? Aaway. Pero, ayun, napapasaya naman talaga niya ako. Kung mayroon man, yes, mayroon talaga, Ate Alin. Kailan ang kasalan? Wow, kasalan! Alam mo, last year, yun talaga usapan namin na
mamanhikan sila. Pero hindi ko yun natuloy yung uwi ko. So, walang ganun na nangyayari. Dahil nandito pa ako sa hanap buhay. So, yun. Hindi ko na lang muna sasabihin ngayon kasi ayoko mag-advance. Dahil nga sa pandemya, lahat postpone. Sana invite mo ko at na-miss ko na yung samahan natin. Yes, Ate Allen. Ikaw pa, invite ka talaga. Char. Tsaka darating yung point na magbanding na naman tayo dahil soon. Uwi naman na pa eh. So, yun nga, nasagot ko na yung tanong ni Ate Allen. Isusunod ko naman yun si Lilia Cantela. Si Lilia Cantela ay mother ng boy ko. So, ito po si Lilia Cantela. Oh, ma, big love shoutout sa'yo. So, ang tanong niya sa akin, nako, pang Miss Universe, dahi. Hindi ko alam kung paano ko sagutin to. Question, sabi niya, being a vlogger, how could you share knowledge to your subscribers? Oh my gosh. Siguro ang ma-share ko lang yung magiging confident na dahil hindi po madali na humarap sa camera. Hindi po madali na gawin yun sa harapan ng camera ang gusto mong gawin dahil buong mundo ang makakakita. So, yun lang po. Sipag lang talaga at syaga. Yun. Magiging confident ka na lang sa sarili mo. Ang hirap naman. Para sa akin, nahirapan ako sa tanong ngayon kasi di ko pa alam kasi kung ano talaga yung knowledge kasi bago lang ako sa mundo ng YouTube. So, Lilia Cantela, thank you sa question mo sa akin. At tapos na. So, isusunod ko naman si Eva Eugenio. Eva. Nakalimutan ko yung apelyo na. Pero taga Luna po siya. Luna. Taga Dinagat po siya. Taga Luna. Si Eva. Ayan po siya. Napaka-pretty at may anak siyang twin. Si Eva. Ang tawag sa kanya, Eva Eugenio. So, ang tanong niya sa akin, what motivated you become an entrepreneur? Entrepreneur. Di ko, paano to? So, siguro sa Tagalog, siya ko, ano ang mga nag-udyok sa iyo upang maging negosyante. Yun kasi yung alam ko. So, para sa akin, ang nag-udyok is yung kahirapan ko at yung pagsusumikap ko. Dahil gusto ko talaga maabot yung pangarap ko at yung gusto ko. Dahil, nagsimula ako sa negosyante. Nag-negosyo ako ng isda. Nagtinda ako ng isda. Huli ng tatay ko. Dahil may palaisdaan kami na tinatawag namin palaran, ako yung nagtitinda ng isda niya. Minsan, pag mura lang yung kuha ng mga dealer or buyer, so, ako po yung nagtitinda minsan. So, until sa dumating yung point na nagtayo ako ng local agency, ang nag-push po talaga sa akin is yung pagiging mahirap magiging staff. So, yun po. Masarap naman magiging employer kasi nga ako yung may-ari ng agency, local agency, kaya lang nagkaroon ng trouble dahil sa mga staff ko, pinagkaisahan nila ako. So, wag na lang natin yung halong katin. Basta, nagiging employer din ako, guys. pero ang hirap magdala ng staff, ha? Ang hirap magdala ng mga aplikante. Sobrang stress. Nakaka-stress. As in, stress na stress. So, kinakat off ko yun. Cut off. Hininto ko. So, yun po, guys. Ang nag-post sa akin sa pagiging negosyante or entrepreneur is kahirapan. At tiwala ka lang sa sarili, pagsikapan mo lang ang gusto mo at maabot mo rin. At yun lang po, guys. Maraming salamat sa mga nagbibigay sa akin ng question. Yun po mga question nila sa akin, pero di ko alam kung tama ba yung mga sagot ko, no? Pero yun lang po.
Yun na, maraming salamat. Rol Danilo Balag, Bis. Friendship ko, teacher. And Cecil Pamatian, na close friend ko. Yen, Cecil Pamatian. And kaibigan ko sa IT, na si Jinky. And siyempre si Mama Lelia Cantela. Head Operator Service sa Kapitong. Maraming maraming salamat sa iyo. And kay Ate Ali, Ate Allen, we miss you. Maraming salamat. And kay Eva Eugenia. Sorry, Eva Eugenia. Sorry, Eva. Pinatawag ka tayong Eugenia. Thank you, thank you, thank you. Yun lang po. At sana tama yung sinagot ko, no? Huwag nyo na ako i-bash. Okay. Sige, i-bash yun na lang. Para yung mag-bash. Kasi nandito na nga ako sa mundo ng YTN. Sinabi ko na nga kanina. So, yun lang po. Maraming maraming salamat. And I hope huwag niyong kalimutan mag-like. Kung pwede naman, pag-share na lang ng video to. And please don't forget to subscribe, darling Nadz. Kung bago ka pa sa YouTube ko, kung hindi ka pa nakasubscribe, please subscribe na. At don't forget to hit the bell button para updated ka sa next videos na uploads ko. Maraming salamat, guys. Love you all.